Posibleng makalaya ng convicted rapist at murderer na si dating Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez. Yan ay kahit 7 reclusion perpetua ang binubulo niyang sentensya. Saksi, si Cecil Villarosa. Isang araw matapos silang dukutin, patay nang natagpuan noong June 29, 1993, sina UP Los Baños students Mary Aileen Sarmenta at Alan Gomez, ang bangkay ng magkasintahan nasa magkahiwalay na lugar sa Kalawan, Laguna. Ang 19 anyos na si Gomez binugbog bago pinatay, habang ang 21 anyos na si Sarmenta halinhinan munang ginahasa. Lalong nakagigimbal dahil ang utak ng krimen ang mayor ng bayan, Sinuoy Kalawan Mayor Antonio Sanchez. Matapos ang halos 2 taong pagdilitis, nahatulang guilty sa 7 counts ng rape with homicide si Sanchez at iba pang kapwa akusado. 7 reklusyon perpetua ang sentensyang ipinato kay Sanchez at sa mga tauhan niyang sangkot sa krimen bukod sa mahigit 10 milyong pisong danyos para sa pamilya ni Sarmenta at Gomez. Ang alkalde, kulong sa bilibid. Taong 2006, naharap pa si Sanchez sa panibagong kaso na illegal possession of drugs. Nakuhaan ng sachet ng ninalang shabu, marijuana at shabu paraphernalia ang selda niya sa maximum security prison sa Muntinlupa. May nakumpiska pang 2 cellphone kabilang ang sa kanya. Pagdating ng 2015, may nasabat naman sa kanyang kwarto sa bilibid na air conditioning unit, flat screen TV at 2 transformer. Giit noon ang convicted rapist at murderer, kailangan niya ang aircon dahil sa sakit sa puso, kidney at skin asthma. May mga diferensya po sa katawan niya, marami akong sakit niya. Kung yung onod nila, hindi okay lang. Kung hindi naman, hindi tayo pa okay na sa preso tayo eh. Nitong 2018 naman, tuluyang sinamsam ng ombudsman ang nakaw na yaman niya at kanyang misis. 19 na ari-arian sa Kalawan na mahigit 5 milyong piso ang halaga ang ibinalik sa kaban ng bayan. Pero mahigit 2 dekada matapos makulong, posible raw makalaya na si Sanchez sa kabila ng 7 count ng reklusyon perpetua na sentensya sa kanya. Hanggang 40 taong kulong ang kada count niyan, lagpas 200 taong kulong kung maksimum na parusa ang bibilangin. Pagkumpirma ni Justice Secretary Menardo Guevara, isa si Sanchez sa makikinabang sa Republic Act 10592. Dito, lahat ng mga bilanggong umabot na sa 40 taon ng paninilbihan alinsunod sa good conduct at life allowance ay palalayain na. Sa ilalim ng batas, isinasama sa computation ng sentensya ang period of detention at ang revision ng good conduct time allowance o GCTA. Sabi ni Bureau of Corrections Director Nicanor Faeldon, nasa 11,000 na bilanggo ang makikinabang sa recomputation ng GCTA. Kung ano yung utos ng ating korte, ayun ang aming implement. So kahit kung naging controversial, but according to this law, ay magbe-benefit siya. Talagang wala kami magagawa kung i-revise siya. CBICC Founding Chair Dante Jimenez may panawagan sa harap ng posibleng paglaya ng convicted rapist na si Sanchez. We will respect, of course, whatever the court says. Tayo naman po ay abiding citizens. Ang akin lang sigurong pakiusap ay maging sa Jubilee Prison. Ay tingnan ng gusto yung computation. Baka kasi nagkakamali din naman sila. Ako si Cecil Villarosa, ang inyong saksi.